girl. Hi guys, it's a girl. Girl, Mimi, yeah. Oh yeah, kakamis naman yung Mimi, yeah. And I'm back due to popular demand. Wala na ho kasi akong kinikita dito sa YouTube, kaya naman po kailangan ko na magtrabaho. Opo, money is life. And diba meron po tayong mga different types of love language. Uy, anong love language mo? Ako, siguro, time talaga. Ikaw, anong love language? Ako siguro, touch. Ayan, gusto ko kasi yung mga nagtatouch-touch eh. Ikaw, me, anong love language mo? Money. Money is what keeps me going. Mukhang pera. And what about it? And what about it if I love money? Kakagising ko lang po, kaya nyo pong masyadong pansinin kung amoy mabaho po ako dito sa vlog na ito. So, kamusta naman po kayo sa inyong mga bahay? Opo. Ganun ba? Kasi wala kaming pake. Sana po ay safe kayo dyan, lahat ng family nyo, opo. And sana po ay okay pa po kayo dyan sa kanya-kanya mga bahay, opo. So ito na nga po ang chika, opo. Kaya po ako, nag-break sa pagbablog, gawa po ng mga, ng mga blinks. Hindi, ayan, okay na po ako. I moved on. Sana kayo rin po. And ito na nga po ang totoong rason, opo, kung bakit po ako nag-break from vlogging is my family po experience a very traumatic incident, opo. And before po mawala ang background music ng vlog na ito at bago po tayo magseryoso, opo, let me just, give you a gift. And that's it guys, sana po ay nag-enjoy kayo sa vlog na ito. O, naka-experience po kami ng very traumatic incident, opo. So, my parents po had COVID, opo. Totoo po ang COVID guys, COVID is real. Kasi, to be honest, opo, at first, ako po yung one of the people na I think COVID is a hoax. Hoax ba or hoax? Yung parang fake, ang tawag. Parang hindi po siya totoo, parang pinapalala lang po ng media ang mga nangyayari about COVID. And I was like, COVID, they got nothing on me, B. Come for me, COVID. Ganun ako talaga noong una. Pero kinain ko po lahat ng sinabi ko because of what happened po to my parents. Si tatay naman po, thank God, medyo mild po ang kanyang symptoms. Pero, sobrang nakakatrauma po yung nangyari sa nanay ko. Opo, kasi siya po yung severe po ang case ng COVID. Ito na nga po ang istorya. Pag tayo, backward. Ano yun? Pag tayo, play backward. Ano yun? Back, flip. Backyards again. Ano tawag dun? Rewind! Alam mo, paano tayo magsiseryoso sa vlog na to kung ganyan na ka ng ganyan, Mimi? Ang nanay ko po nagpaalam sa akin na sila daw po ay mag-outing. Pero kasama naman po yung isa kong kapatid na babae, opo. At first, syempre ako, medyo afraidy Aguilar talaga ako kasi napaka-dangerous woman po talaga ang lumabas ngayon, opo. Lalong-lalo na po, ay tumataas po ang cases. Everyday here po sa Metro Manila, opo. Pero, nagsisecond thought po ako kasi, let's be honest, ang parents po natin, hindi po talaga sila sanay na nag-stay po sa bahay, opo. And my mom is, aging. Opo, and I want her to experience or yung makapag-enjoy ng life, makapag-rest, to live her best life. Kaya nga po ako nagtatrabaho para may bigay ko ang best life to my family, opo. So we said yes. Pag uwi po nila, ang say daw po ng ng outing nila. Pero nung mga sumunod na araw po, dumami po yung pantal niya sa likod, sa legs niya, ganyan. Tapos nung mga sumunod na araw po, parang hinang-hina na po ang nanay ko. Tapos po, nung hindi po umayos ang pakiramdam ni inay, kami po ay nagpa-home service. Pak, sorry, taga Forbes, nagpa-home service. Pero dun ko po na-realize na grabe, apakamahal po talaga ang magkasakit, opo. At lalong-lalo na, apakamahal ang magpa-home service ngayon. And especially right now, syempre ayaw mo naman i-risk ang sarili mo pumunta sa mga hospital ngayon kasi malay mo, wala ka namang COVID. Wala ka magka-COVID because pumunta ka sa hospital, opo. So nagpa-home service po kami. Pagka-check po ng doktor, sabi niya po, may pneumonia po ang mom ko. So, siya, nagmamam.
Tapos po, nagpa-rapid test na rin po ang nanay ko. Yung ano, yung blood, negative naman po ang result. We all know naman po na hindi po yun totally accurate. So, nagpa-schedule po ako ng RT-PCR po dito po sa aming bahay kaila Doc Malari. If kayo po gusto nyo po magpa-home service ng RT-PCR para sure na sure po kayo na it's COVID or not, contact nyo po sila. Andyan po sa aking description box ang kanilang contact details. April 5, nagpa-test po si inay. April 6 po, birthday ng tatay ko. So, nagpabili po siya ng baboy, hipon, kalamares, baka, lahat. Apakasarap sana ng kainan namin. Opo. Actually, nagluto po ng tatay ko ang bulalo. Apakasarap. So, kumakain po ako. Nag-worry po ako, ha, bakit wala pa pong result? Eh, sabi niya po, parang kinabukasan ng morning, may result na po. Ayan, isend daw po nila sa aking email. Eh, yun pala, na-view na po na aking handler sa aking email yung result. Opo, so parang wala po siya doon sa mga unread emails. Opo. So yun, pagka-check ko po doon, positive po ang aking nanay. Opo, so medyo nataranta po kami kasi wala po kaming any idea to handle COVID. It's our fault naman po na wala po kami masyadong knowledge about COVID. Opo, ang alam lang po namin gagawin is ka-quarantine lang po si inay. Hindi po namin alam kung ano po yung mga iinumin niya. So, si inay po, binaba po siya doon sa aking kwarto. Opo, yung si Lucky Star room niya, doon po muna siya nagstay para humiwalay po siya sa amin. Kasi yun lang po ang kwarto na may hiwalay na si R. So, pagbaba po ni inay, nakita ko po palang nanghihina po talaga ang nanay. So, kumuha lang po ako ng unting damit. Yan, yung mga toothbrush ko po, sabon, shampoo, lahat ng mga kailangan ko po for work. So, that day, nag-start na rin po kami mag-wear ng mask dito po sa bahay. Opo, parang that's saddening. Opo, sad, may word ba na saddening? That's so lonely-ning. Lonely-ning! Medyo nakakalungkot po kasi diba sa labas nga nakamask na po tayo tapos magmamask pa rin po kami dito sa bahay. Opo. Eh wala naman po kaming choice. Siyempre kailangan namin maging safe. Opo. And from that day also po, wala na pong lumalabas sa amin dito po sa bahay. And nung mga sumunod na araw na po, nagpa-check up po ulit kami. Sabi po nung doktor, bumili daw po kami ng oximeter. Ginaganon para ma-check po yung oxygen level po ng inyong katawan. Tapos nung chinek namin po yung oxygen ni inay, 84 po ang nanay ko. Wala po kami talagang knowledge about this stuff. And 84 po pala is a very low number for oxygen. Opo. Ang lowest na normal po pala is 95. Please comment nyo po dyan kung tama po itong aking pinagsasabi para rin po makorekt po natin. Opo. Basta ang alam ko po, 95 po dapat ang pinakamababang level of oxygen na meron ka. Kapag nagbilo ka doon, medyo dangerous woman na po kayo doon. So, sabi po ng doktor, bumili daw po kami ng oxygen tank para po ma-assist po ang paghinga ng aking nanay. Nabisitahan din po siya ni Doc ng mga gamot, ganyan. O, pati rin po kami, binigyan po kami ng mga vitamins. April 9 po is the worst day ever, opo, in my entire life. April 9, nagpa-swab po ulit kay Doc Malari, si tatay, si bebe, tsaka si kuya. Ang mali ko po, dapat po pala, pinaswab ko na po kaming lahat dito po sa bahay. Chinek po ni Miss Marife Malari, opo, ang aking nanay. And yun nga po, ang baba nga daw po ng kanyang oxygen. Dapat po pala, yung mga ganyang oxygen level, lower than 95, na-admit na po sa ospital. Sabi po ni Miss Marife, na-admit daw po doon sa St. Luke's QC kasi kilala niya po yung pulmonologist doon. Opo, nag-ready po kami ng mga dadalhin. Sumama po doon sa ospital ay si Kuya, si Bebe, yung pati yung tito ko po as a driver. And naka-PPE po sila, naka-face shield, naka-dog, double mask, ganyan, opo. So, ginamit po namin eh yung aming car. So, tinanggal po muna namin yung oxygen ni inay sa kanyang ilong para po malipat po siya sa car. Tapos, sobrang nagulat po kami. Sumisigaw na yung kapatid ko, Nay! 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 Gumaganon siya. So, kami, lahat kami nataranta na. So, lumapit kami kay inay, sumugot kami sa kanya, nahimatay na pala ang nanay ko. Tapos, nakita ko po yung nanay ko. Grabe, yung mata niya po, parang tumitirik na po. Para po siyang isda na nakawala sa tubig. O po, ganun po yung experience. Parang, alam yung nag-grasp po siya ng hangin. Sobrang hirap na hirap po siya huminga. So, parang kami, yung oxygen! 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 Ganyan. O po. Grabe yung experience. Kaya po, na umiyak na lang rin po ako. Kasi parang,
Kala ko po mawawala na yung nanay ko sa harapan ko. So yan, on the way po to St. Luke's QC, umokay naman po si inay. Pero yung kakaloka yung kapatid ko. Nestress ako sa kanya, ibang St. Luke's ang pininpoint sa Waze. Sis, kaya mo pa? Ni kasi ako, hindi ko na haya. Girl, 50-50 na yung buhay ng nanay ko. Tapos mali pa yung Waze. Pero nagagalit na po ako at that time. Nabato ko nga po yung cellphone ko. Nakaka-overwhelm yung mga nangyari sa amin. And because of what happened, na mali nga po ang napin ni Bebe, it took another 40 minutes, opo, 40 minutes para po makapunta sa St. Luke's QC. So, pagpunta po nila doon, pak, hindi rin po sila pinapasok kasi nga po, puno na po ang St. Luke's QC. Actually, ang rami pa nga po nakapila doon na nag-iintay po ma-admit. Kami po, pumila po kami, ganyan, nag-wait po kami. Pero ang worry po namin is baka po hindi umabot. Hindi po umabot yung sipon ko. Ano ba, seryoso ni? Baka po hindi po umabot ang oxygen, opo, ng nanay ko sa pag-iintay. May pumuntang nurse. So, chinek niya po si inay, opo. So, parang kami, sobrang relief po kami. Kasi kala po namin, eh, may progress. Nag-wait po ulit sila. Pak, 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 pak. In the end, pinauwi rin po sila. Gawa na. Sobrang puno po, opo, ng ospital ngayon. So, kami po, medyo na-disappoint po kami. Kasi, lo, yung nanay ko nga po, eh, kailangan na po niya talaga ma-admit. Since wala nga rin po talagang choice at wala rin pong way para po ma-admit ang nanay ko kasi sobrang puno po, umuwi na lang po sila. So pag-uwi po nila, pagod, stress lahat, opo. And first time po ng family namin na maka-experience po ng something na ganito kalala, opo. Sobrang wala po kaming alam kung paano po ba masosolve tong problema na ito, opo. Dito po talaga na-test kami as a family and at the same time, yung faith ko po. Kasi for the longest time po, sobrang napalayo po ako kay Lord. Napadasal po ako at the same time, sobrang nagigilty po ako kasi parang kapal naman ng mukha ako. Magdadasal lang ako pag may kailangan ako. Para ako yung friend mo na nag-wave sa'yo sa messenger kasi nga, uutang ako. Parang ganun po ako kay Lord. Tapos po, nung mga masasayang moments naman po, minsan eh hindi po ako nagpasalamat sa kanya. Lord, paano po ba to malalampasan tong problema na to? Help us, Lord. Ganyan. Sobrang grabe yung kapit ko kay Lord at that time. I asked Doc Ivy kasi siya lang po yung doktor na kakilala ko. Minessage ko po si Doc na parang, may alam po ba kayong hospital na pwede pong i-admit si inay kasi sobrang lala na po niya. She really needs help. Tapos tumawag po sa akin si Doc Ivy. Umiiyak na po talaga ako. Sobrang helpless. Ganon. Tapos ang ginawa po ni Doc Ivy is binigay niya po yung aking number sa Perpetual Help. Tapos po yung Perpetual Help po ay tatawagan kami kung pwede po nilang i-admit si inay. Opo, so walang kasiguraduhan. Opo. Eh, for me, mas okay na po yun na magagaling po ang go signal po sa hospital kesa po kami po ang pumunta doon. Tapos wala naman pong assurance na maka-admit po. Diba po? So parang nag-aksiyelan po kami, na-stress po kami. Sobrang bait ni Lord na ang bilis ng respo talaga niya. Hindi ko alam ang ginawa ko sa aking past life. Bakit ko deserve tong ganitong blessings. Opo, so tumawag po sa amin ng Perpetual Health Hospital. Diyan po sa Las Piñas na pwede nga daw pong i-admit si inay. Opo, pero sa ER po muna siya kasi wala pa daw pong available na bed and sobrang punuan niya rin po sila doon. Ang mangyayari po, she has to wait po na naka-wheelchair hanggang sa may maging available po na bed. Actually, sinabi nga po nila that night na pwede nga daw pong i-admit si inay. Pero, syempre, inisip namin yung pagod ng nanay ko sa pagpunta doon sa QC, pag-uwi dito. So, na-stress rin siya. So, sabi namin, nga po, tomorrow morning na lang po siya ipunta sa hospital. The next morning, April 10, 8 a.m, pumunta na po sila sa hospital. So, ayan, na-admit na po si inay. And wala pong family member ang pwedeng sumapa po sa kanyang ER kasi nga po, marami pong COVID patient. Pero, nakakatuwa po with Perpetual Help Las Piñas. Meron po silang area doon kung saan pwede po mag-standby po ang family member. COVID-free po yun, opo. So, it's a safe place. And yun nga po, di ba kakasabi ko po, before this long story, April 9, the same day na test po ang iba kong family members. Tak! Pagkabasa ko sa email ko, positive ang tatay ko. So, parang sabi ko, parang
walang katapusan. Para po silang nag-shifting ng schedule, palitan, ganyan. Si inay sa umaga, si tatay sa gabi. Ganun po ang nangyari. O si tatay naman po, siya naman po ang nag-quarantine doon sa aking kwarto. Luckily nga po, medyo mild po ang kanyang symptoms. So inuubo-ubo lang po siya. May days po na nilagnat siya. Kaya naman po niya alagaan ang sarili niya habang nagko-quarantine po siya. Check po nila oxygen level ng nanay ko ay 88 ya daw po. Result rin po ng kanyang x-ray, sobrang puno daw po ng phlegma ang kanyang lungs, gawa po ng kanyang pneumonia. So, ang gagawin daw po ng doktor ay i-incubate po siya. Incubate ba ang tawag doon? Yung tutubuhan? Ganun po ang gagawin. So, ako medyo natakot po ako. So, iyak-iyak na naman po ako. Kasi ako po talaga, hindi po ako yung tao na ma-share po ng problems si other people. Kasi nga po, I really believe na I am strong. And I don't want people to be burdened by my problems. Kaya po, hanggang sa maaari po, sasarilihin ko na lang po ang mga problema ko. Pero alam mo, kahit gaano po tayo ka-strong, pipitik at pipitik po tayo. Sadyang may mga kahinaan din po talaga tayo. Si Gulayat nga, apakalakas na. Gilanon lang ni ano, yung pangalan ng kalaban niya, Bagets, sa kanyang talapakan, nang hina na, di ba? Na dead on arrival. So, okay lang maging vulnerable ka for onting oras, ganyan. Kasi, girl, tao ka lang rin naman. Sa papagod ka rin naman na sasaktan. Huwag mong solohin ang mga problema mo. Huwag kang magsolo, hindi ikaw si Jenny. It's okay to seek help po sa mga kaibigan natin. So, ayan, tumawag po ako sa friend ko, si Achi. Umiyak po ako. Sobrang thankful ako kay Achi. Kasi sa kanya ko nai-share yung problem ko at that time, yung hinanakit ko. Opo, parang siya po yung naging shoulder to lean on. Kasi nga po, di ba wala pa nga po akong jowa. Kaya po, kung gusto niyo po maging shoulder to lean on ko, PM is the key. Wah! May seryoso tong vlog na to. Huwag ka nang umawat at siya. Sabi po ni Achi, magstay na nga lang daw po muna ako sa place niya. Mapalayo po ako sa virus. At the same time po, makapag-work po ako. And me, as a breadwinner, I really need to protect myself. Bawal po akong magkasakit. Kasi kumbaga po sa ML, ako po ang core dito po sa aming bahay. Kailangan ko po magpalakas. Kasi kung may mangyari man po sa aking hindi maganda, ipaano na rin po kami dito sa bahay. May number po kami doon sa Perpetual Health. Sa kanilang head nurse po yata yun. Hindi ko po sure. We can have an update po from time to time. Tapos ang sabi po nila, okay naman daw po yung nanay ko. And hindi po na-push ang pag-i-incubate o pagtutubo sa kanya. So sobrang thankful po ako kay Lord. At the same time po, thankful rin po ako sa mga nurse and doctor po ng Perpetual Health. Kasi po sobrang accommodating po sila sa pag-update po sa akin about kay inay. Opo, April 11 po, nagpa-test kami lahat dito po sa bahay just to make sure na wala na pong positive sa amin. Opo, kasi nga po diba na-expose kami. April 11 din po, first time namin makausap po si inay thanks to Nurse Milo ng Perpetual Help. Opo, so yan, nakausap po namin si inay, may oxygen po siya, and nakita po namin na tumatawa-tawa na rin po siya. Sobrang thankful po ako na umu-okay na po si inay, at the same time po, nabawasan na rin po yung bigat na mga iniisip ko po. Opo, April 12 po, lumabas po ang resulta ng aming swab. Negative naman po kami, maliban po kay tatay. At that day rin po, sinundo rin po ako ni Achi para nga po magstay po muna ako sa kanila. April 16 po, thank God, hindi na daw po inuubo si inay. Tapos okay na rin daw po ang kanyang paghinga. So after 1 week po sa hospital, pagmamonitor nila doon, umaayos na po si inay. Pero medyo hinahapo pa nga rin po siya. Which is normal po sa mga COVID patient na nagkaroon po ng severe symptoms. Opo. April 18 naman po, binabaan na po ang oxygen level ng nanay ko. Kasi from 15, which is ayun po ang pinakamataas po doon sa tangke na 15, ginawa po siyang 9, ganyan. Slowly po, para po masanay rin po ang kanyang lungs nang walang oxygen. Opo. April 19 po, nag-message po sa amin. Negative na daw po si inay. Thank God talaga. Thank you, Lord. You're the best. Opo. And after po nun, nilipat na po siya sa ward na COVID-free po. Thankful talaga ako sa lahat po ng mga nagdasal po kay inay. Kay Lord, opo. Wala po talagang imposible, opo. At gusto ko rin po magpasalamat po sa mga doktor at nurse po ng Perpetual Health Las Piñas, opo, na tumulong po kay inay para po gumaling, opo. Naku, gusto ko nga po kayong pasalamatan ng personal, pero takot ako Opo, thank you guys. Sana po ay safe kayo. Pinagdadasal ko po kayo every day. And mabuhay po ang mga medical workers po all over the country and all over the world. They really deserve the best. Opo, at
Grabe po yung sakripisyo na binibigay nila. Opo, halos ibigay na ho nila ang kanilang kaluluwa dito po sa trabaho na ito, makapagsagip lang po ng buhay. So, salamat po talaga sa inyo. You all deserve more. You all deserve the best. April 21 po, nagpa-test na po sila dito sa bahay kasi anytime soon daw po, eh, pwedeng iuwi na po si inay. April 22 po, mabas po ang resulta nila dito sa bahay. Negative na po silang lahat, including po ang aking tatay. So, thank you, Lord. Pagka negative ni tatay, alam mo, nakakatuwa ang tatay ko kasi nung sinabi po namin na negative siya, aba, lumabas na siya kaagad nung aming ano, ng kanyang kwarto. Pinagalitan niya yung mga tao dito kasi bakit daw nga ako hindi naglilinis? Apakakalat po ng bahay. Opo, so yan, linis-linis siya eh. It's good na parang slowly po, eh, nagiging normal na po dito sa aming bahay. April 23 po, ayan. Since we want to be safe, opo, dinisinfect po ang buong bahay, opo. Thanks to Ninja Made PH. Gusto nyo po magpa-disinfect, andyan po sa akin description box po ang kanilang social media page na pwede nyo po silang i-contact, opo. Sobrang solid po ng kanilang pag-disinfect. So, after disinfecting po the house, eh, umuwi na po ako, pero dumiretso po muna ako sa Ivy Clinic. They also offer po testing for COVID. Opo. And luckily po, and thank God, negative naman po ako. So, dumiretso po ako dito. Hinatid po ako ni Achi. Thank you so much, Achi. You're the best. You're the bomb. You're my bitch. Yun po, nakauwi na po ako. Nag-work na po ako ulit dito sa bahay. April 27 po, umuwi na po si inay. Grabe po ang pinayat ng nanay ko, actually. Sabi ko, ooh, she asked me legit or something. Grabe po ang pinayat ng nanay ko. Pero hanggang ngayon po, andun pa din po siya sa aking kwarto. Kaya po, andito po ako. Kung napapansin niyo po, wala po si Lucky Star A. Let's go, Lucky Star. Andito po ako sa kwarto nila. And dito po muna ako magstay kasi medyo mahina ba po ang immunity ng nanay ko. Nagpapalakas pa po siya doon. And since po medyo may mga ubo-ubo pa po yung mga tao here, which is non-COVID related naman po, medyo hinahapo pa rin po ang nanay ko at inuubo-ubo. So yeah, ayun po ang reason kung bakit kailangan ko po mag-break from vlogging kasi my mental state po at that time last April is the worst. Promise, it's the worst. Opo, that's why I really hate the Aries energy na April because of what happened to me. I really love Aries. Some. I'm so done with April and I'm back for May getting bags, getting coins, you know, living my best life. You know what I'm trying? From now on, after watching this vlog, eh magpalakas ka. Oo, drink your vitamins, be healthy, opo, and get an insurance and protect your life. I know po, the government is doing their best para po mapuksa itong pandemya na ito. Pero ang wish ko lang po, eh sana po, eh mas pagtuunan po natin ang pandemya na ito kaysa po sa iba pong proyekto na pwede naman po natin ipagpatuloy, opo, kapag naging okay na po at kapag po naging ligtas na po ang ating mga mamamayan, opo. You know what I'm saying. So sana po eh mas mapabilis rin po ang pagbabaccinate po ng mga tao. I'm hoping and I'm praying na sooner or later eh makabalik na po tayo sa normal gaya po ng mga ibang bansa. Opo, na pwede na po silang mag-concert, pwede na po silang mag-hug sa isa't isa, pwede na po silang, you know, mag-beso-beso, mag-banding-banding na walang kinatatakutan. At sana po mas marami pa pong Pilipino ang makaligtas po dito sa walang hiyang virus na ito. Opo, so keep safe guys, sana hindi nyo ma-experience itong na-experience namin. Opo, I'm back, bitches! Ingat kayo. Thank you po. Ba't ako nag-wink? Thank you po.